rito sa morong. Kapag hindi kami naniniwala sa kausap namin, hindi namin sinasabing O's o kaya talaga. Ang sinasabi namin, we. Alam ko naiisip din nyo, sinasabi rin ito ng buong Pilipinas. Pero sa katunayan, ang salitang we or ang expression na we ay nagsimula sa Morong Rizal noong 1970s. Meron kaming kakilala, kalugar namin, ang tawag namin sa kanya, Kuya We. Tapos naging bansag sa kanya yung we. Kasi yun ang bukong bibig niya nung bata pa siya. At saka una ko narinig ito sa TV, nung nanonood ako ng Let's Go yata yun, yung isang series. Merong isang karakter na nagsabi, si Bangs yata yun, sabi niya, we, di nga. Para akong natuwa at saka nagulat kasi alam ko talaga rito lang ginagamit iyon. Pero nung narinig ko siya sa TV, aba, nakakatuwa rin kasi kumakalat na yung salitang we. Tapos yung mga kakilala kong taga Maynila pag sinasabi nila, we, di nga. Rito sa Morong, hindi na kailangan ng di nga, we na kaagar. O kaya maraming variations na ang we sa Morong tulad ng huwe, may hu pa sa unahan. Pag yun talagang di siya naniniwala sa sinasabi ng kausap, yung alam niya nanluloko lamang, huwe. Meron rin kaming kalaro nung bata. Sa text. Hindi yung text sa cellphone, yung text na parang baraha na maliliit. Kapag tumitira siya tapos nagkakamali, sinasabi lang, awi. Isa pang variation ng we na nagagamit sa morong. Awi. At marami pa yun, meron pang ways. Kung ano-ano ang salita ang naisip ng mga taga morong, para siyang word factory. Kung anong maisipan tapos lumabas sa bibig, yun na yun. Tapos yung we, ginagamit rin namin kapag disappointed kami. Bibigyan ko kayo na example. We, puti ang tinayuan ko'y pula lumabas. Kung sa salita ngayon, para siyang katumbas ng awit at yan ang salitang we. Bukod sa we, marami pa kaming expression na ginagamit kapag hindi kami naniniwala sa sinasabi ng kausap namin. Pero iisa-isahin natin yan sa mga susunod na videos. At yan lamang ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Hanggang rito na lang muna. Peace out!